Hello po sa mga ka-OFW at sa lahat ng ating mga viewers. Ayan po. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim gamit ang mga paso o mga bottles, yung mga ininuman na botelya ng mineral waters. Lalo na po sa mga OFW na katulad natin na nasa ibang bansa, kung may mga time naman kayo at walang bakura ng inyong amo, at gusto nyong magtanim ng gulay na para sa inyo din, para sa inyong amo, ay ganito lang po ang gagawin natin. Yan, papakita ko sa inyo. So ngayon ay nakapagtanim ako ng petchay sa mga maliliit na paso. Ayun, mga paso. Yun naman yung mga iba kong tanim na mayroon tayong talong. Ayan, talong din siya. Tsaka broccoli. Ito yung broccoli na tanim ko. At saka kamatis, yun, may mga tanim na tayo. Tsaka meron din doon ang tinanim ko na kangkong, sakaling mabuhay siya. Trinay ko lang siya dito sa may paso. Ngayon po, ayan, medyo malaki na yung broccoli ko. Ayan, medyo malaki na rin. May mga seedling po tayo dito sa malalaking paso. Ayan, ito, nagtanim din ako ng malunggay. Ayan na po yung dahon niya. Meron din tayong gabi. Ayan, gabi. At saka ito yung seedling kong petchay. At saka yung seedling ko na kamatis. Marami akong seedling na kamatis. Ito din siya. Ayan. At saka ito ay isang sili. Yung sili na mahaba na hindi maanghang. Ito na po yung tanim kong malunggay. Ayan. At ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano magtanim gamit ang recycled na empty bottles of minerals. Bali, ito po yung empty bottles. Ayan. Ayan siya. Yung pinag-inuman ko ngayon, tatanggalin ko lang siya dito. Ayan, ayan. Hahatiin mo lang siya dyan, putulin mo, tas lagyan mo ng mga butas dito. Pag naputol na, lagyan mo ng butas para may labasan ng tubig pag diniligan mo siya. Kasi ang halaman, kapag walang butas, pwede siyang malunod at mamamatay dahil sa tubig na naka-stack dun sa may lupa. Ayan. So, ito na po yung empty bottles na pinutol natin. Yun, at saka binutasan ko yung sa ilalim niya dyan sa may baba, ayan, yung mga butas na maliliit para may labasan ng tubig na ano, dinidilig natin yung excess na tubig. Lagyan lang natin ng lupa tsaka itra-transfer natin yung seedling. Ayun. Sa mga OFW, yung mga nasa bahay po, kung apartment po ang bahay ng amo ninyo at may terrace naman po sila, pwede po kayong magtanim. Magpabili lang kayo ng lupa. Ayan yung lupa. Binili ko kanina lang. Ayan. Tsaka, magpabili po ng, kung ayaw naman pong bumili ng paso, ayan, as I said po, pwede po yung mga mineral. Ipunin lang ninyo. So, ayan na po yung pinalabasan ng aking tinanim na pitchay sa empty bottles. Instead po na itatapon natin yung empty bottles natin, ay pwede natin gagamitin sa ganitong bagay. Kung bakit sa maliit na bottles ko nilagay yung petchay, ay yung petchay kasi hindi siya nagkakaroon ng malagong ugat o kaya maraming ugat. So pwede siya sa maliliit na paso or mineral waters. Yung sa talong naman, kailangan natin ng medyo mas malaking paso. Kasi sila po yung may malalagong ugat. So, kailangan ng space sa loob para ano may space yung ugat nila. Ayun. Andun na po yung ating kamatis. Ayun yung naubusan ako ng paso. Kaya itutuloy na lang po ang pagtatanim. Ayun. Ito po ay maganda para sa mga OFW. Yung mga nasa bahay po o kahit hindi nasa bahay. Kung sa plat naman po tayo at mayroon tayong terasa, pwede na to gawin natin para makatipid din tayo ng pangbili ng ulam. Kapag napalaki natin, pwede na siya. Ayun.
Hello guys, ito po ay isa sa vlogs ko. Please lang po paki-subscribe ang aking vlogs, paki-view po. Ito po ang first vlogs ko regarding po sa aking mini garden sa likod ng bahay. Ayan, ginawa ko to. Ayan, makikita nyo po sa aking link yung mula nung sinidlings ko sila hanggang ngayon. At ngayon papakita ko naman po ang outcome. Wala pa silang bunga pero lumaki na sila. Nag-aantay na lang tayo ng kanilang bunga. Bali, ito po yung pinag-harvestan ko ng petchay. Ayan, dito ko nilagay yung mga petchay. Ngayon malalaki na po sila. Hinarvest ko na sila. So, ito na po yung petchay na aking harvest. Ayan po. Ayan. Ang mga petchay natin. Ang gaganda. Alaga po siya sa akin. Naalagaan ko rin siya sa mga insekto. Ang gamit ko lang po para maalagaan, lalo na yung mga ganitong klase. Ito. Ito ay ina-atake siya ng leaf miner. Ito. So, ang ginagamit ko lang po para ano, para mapigilan ang kanilang pagdami is yung nag-improvise po ako ng mix dishwashing liquids at saka na blender na onion at saka garlic. Yan, tanggalin ko na lang po siya para hindi siya ano, hindi siya mag-spread kumbaga. Ayan. Ang pagtanggal po ng dahon ng talong kung sakali man na may sira, ay wag po dito. Wag po dito tanggalin. Kailangan medyo distansya siya para, ayan po, papakita ko sa inyo, may new leaf siya na uusbong dito. Kaya hindi po natin dapat na itanggalin hanggang dun. Hindi po. Para hindi po maapektuhan ang pag-usbong ng ibang dahon. Ayun. So, yung petchay po ay naalagaan ko siya ng maiga. Ayan, oh. Ayan po yung mga tinira ko para po sa gusto ko siyang mamulaklak para sa susunod. May susunod akong itatanim yung bunga. Ayan. Ayan po siya. Ayan, ang laki. Ang gaganda niya. Ayan. Ayan po. Ayan. Saka may tanim din akong broccoli. Kaso ang mali po, maliit yung paso. So, kung may balak po kayong magtanim ng broccoli, kailangan pong malaki-laking paso. At least ganitong paso. Ayun. So, ang balak ko na lang is i-transfer ito sa medyo malaking paso. Kasi hindi pala pwede yung broccoli. This is my first time na magtanim ng broccoli. So, hindi ko po alam ang style niya. Nalalaki pala ito. Hindi pala katulad ng ano na petchay na maliit lang siya. So kailangan natin ng malaking paso. So kailangan ko siyang i-transfer sa medyo malaki. 'Yon. At ako'y tuwang-tuwa. Ayan, may mga seedlings din po ako na maliliit. Ayun, sa amin na mga ifugaw, ang tawag namin dito is amti. Mostly sa mga ano Tagalog, hindi nila kilala to. Ilocano, may mga Ilocano na kilala na nila to. Ito. Sa Ilocano, am-amsit. Sa amin na mga ifugaw, amti. Ayan. Tsaka ito po rin yung tanim kong ayan, tanim kong kamatis. Medyo nangangailangan din siya ng additional soil. So, pagkatapos ng lockdown po sa amin dito sa Bahrain, kailangan kong bibili ng lupa para madagdagan ko siya. Kailangan siya ng additional soil. Ito naman, nalanta siya dahil may kumain sa kanyang dito sa stem niya. Dito, pinaka ano niya, malapit sa ugat. So, ang ginawa ko ay tinabunan ko siya ng konting lupa. Pero nalanta pa rin siya. Hopefully, makaka-recover siya. Ayan, yan yung kamatis. Ayan po. Ayan. So, ako ay tuwang-tuwa kapag nakikita ko sila. Ito ang pinagkakabahalahan ko. Maganda ito. Kahit po sa mga OFW na mga nasa bahay, kung may space po yung bahay ng inyong amo,
pwede nyong gawin to. Mga supot na lang ang ginamit ko kasi mahal po ang paso. So, kailangan lang natin na magremedyo. Ayan. Ginamitan ko siya ng maliit na sako or yung pinag-ubusan ko ng lupa. Tsaka, ito po, yung supot. Ayan, supot. Mga ginamit ko. Ito rin, kailangan niya ng additional soil. Ayan. Ayan. Kasi itong mga paso ng mga ito, mahal sila. Meron din kami tanim na saluyot sa Ilocano. Ayun. Ayan, umuusbong siya. Saka mga, may tanim din kami ni sili. Ayan, ewan po nagkaganito yung sili. Ito, namumulaklak na siya. Ayan. Ayan po. Nilagay ko na lang din siya sa empty bottles na medyo malaki. Ito, kailangan din niya ng konting lupa. Kailangan natin magdagdag. Ayan. Ayan po. Ayan yung mga matatabang kamatis. Ayan. At eto naman po yung talong. Ayan. Ayan siya. Nag-aantay na lang tayo ng kanilang bunga. Ayun, papakita ko rin sa inyo yung alubati. Ito po yung alubati na tinanim din namin siya sa paso. Ayan. Ayan po. Kita nyo naman po. Ayan, ito magagamit ko pa next time. Ito po yung ginamit ko. Malaking empty bottles of mineral water. Tinanim na namin dyan yung alubati. Tapos miniksan namin ng kangkong. Ayan. Ayan yung kangkong. Ayan. Napagkunan na namin ng ulam yan. Ayan. Maganda sana na magtanim pa. Kung hindi kami na lockdown, kaya hindi ako makabili ng lupa. Ayan po naman, hindi ko alam. Ito yung napabayaan ko. Kaya kung may balak kayong mag-garden, magtanim sa paso, kailangan nating alagaan. Madali lang, kahit hindi siya pesticide, wag natin, kung maaari lang, wag gamitan ng pesticide. Mawalang tayo ng mag-blender tayo ng garlic at saka onion. I-blender mo siya, tapos haluan mo siya ng konting mantika at saka konting dishwashing liquids. Tapos i-mix mo siya, lagyan mo siya ng tubig, and then yun na yung pang-spray. Ito naman po yung gabi. Tanim pong gabi. Ayan. Ayan. Kailangan ko rin siyang i-transfer sa malaking paso pag makabili ako ng lupa. Ito naman po, pinasuko siya na malunggay. Ayan. Ito, malaki yung isang malunggay. Namutol. Siguro, mga ibon. Pinutol nila yung ibang dahon. Kailangan na naman natin siyang diligan. Hindi ko pa ito nadiligan. Ayan. Tsaka ito, yung kangkong. Ayan. Ayan po. Ayan siya. Ayan yung malunggay. Ayan. Bale, isang malaking stem lang po siya. Magkadugtong siya. So, ayan po, pinakita ko lang sa inyo ang outcome ng aking mga tanim gamit ang mga paso. So, pwede na ninyong tularan kahit nasa bahay kayo. Ayan, huwag pong kalimutang i-subscribe at i-view ang aking vlogs. Maraming salamat sa inyong lahat.